Paano yan? Baka maiiwan na kita ulit. Hindi, isa ka na lang ulit dito. Malaki ka na, buboy. Alam mo na yung tama at mali. Kung saan ka masaya, doon ka, suportahan na lang kita. Ito po sa akin na malayo siya ulit. Tanggapin ko na lang po. Kung yan ang gusto niya. Yun lang siguro ang kapalaran ko. Kapalaran namin dalawa. Ang magkita, ang magkalayo. Sa part 9 nga na pagbalik namin kila Buboy, ay hindi namin inaasahan na ganito ang eksena na ating madadatnan ngayong araw. Nagsimula na nga po ang ating pabahay kay Buboy. At nagbilib na naman ako sa batang ito at hindi niya hinayaan na hindi tutulong sa kinuha nating karpintero. Once again, mga mahal kong viewers, nandito na naman tayo, naglalakad na naman tayo. At nandito na naman tayo sa pababa na ito. Nauna na yung dalawang kasama. Bumaba ako at sabi ko sobrang dulas, mahirap na. Tsaka masyadong mabigat yung pababa pag may kasama si Marcos na nakasakay. Ayan, tingnan natin yung pabahay natin ngayon kila Buboy. Ayan, nalilimutan ko yung pangalan ni John Paul. Tingnan natin kung nagsimula na yung karpintero. At naandun naman na po yung mga materyales. Nandito na tayo. Tinanggal na pala. Nagagawa na sila Buboy. Tinanggal na yung buong Tao po. ano na po yung semento? Ah, nandito na. Hindi pala naisama po kahapon. Oo nga po eh. Kaya pa baba po lahat eh. Semento ang kulang. Ay grabe. O yung merienda nila. Kape naman yan. Napakainit na eh. Opo eh. Mahilig sa kape rin. Ah, mahilig sa kape. May malamig naman po. May malamig na tubig. Yung semento 14. Yung ano pa? Pwede ba? Pwede bang tanggalin? O, tanggalin nyo na. Para kayo na lang pabala. Ha? Tingnan natin si Buboy. Grabe si Buboy, Ano yan, Buboy? Nag-uukay ka ng ginto? May nahukay ka na? Pakatakot pala dito sa inyo na ipuro nyo, Pag nabagsakan ay talagang Kanina pa po kayong umaga? Grabe ang Ang lalim pala ng na yan, tawag dyan? Ukay? Paano po pala yung nito kuya? Na-estimate mo na po yung kahoy? Hindi pa ma'am. Hindi pa? Pag na lang, nailagay nyo yung Nailagay nyo na halo block. Oo. Pero dapat mapatistis na sana para habang nagagawa ay nag-ano siya. Masabing pa rin dito. Tatawagin po muna. Sige. Ay, napatayo na agad yung bilis. Oo. Yung dalawang poste, may dalawang poste pa tayo dun. Buti na i-deliver nila agad yung mga hollow block. Tapos ko sana naman, medyo meron na yan. Hollow block, semento pala. Mahirap, Buboy? Tanggalin yung gold dyan? Kaya naman po. Kaya naman. Kaya yung pagtigaan. Oo.
si Buboy. O, sipag. Kaninang umaga, anong ginawa niyo yung Buboy? Tanggal po niyang bubong. Saka tahoy. Ah, oo. Yung bubong niya pala, ano? Opo, saka yung... ito nga po, naputol. At maano na, mahuna na. Mahuna na? Mm-mm. Kaya, hinahukay na rin sa akin po. Grabe sipag ni Buboy. Estimate mo kuya ilang ano? Ilang araw ito nakatayo na yung ano niya, pinakakatawan yung hollow block. Bali ba siguro mga 2 araw pa. 2 araw. Nakatayo dito lahat. Mabilis, mabilis pala no. Pag ano? 2 araw pa po ma'am, may asinta din yan. Bilis din pala. Yun ang nakagawa na din sila ng ipapalaman sa ano. Grabe. Kaya sa iyo mamay? Ha? Kaya naman sa iyo. Ay grabe naman kuya. Di naman kay Buboy. Nakakaya kay Buboy. Ano Buboy? Para ano mapaganda na yung ano mo? Tirahan? Dali naman po eh. Ayos lang. Ha? Ayos lang naman po sa atin. Ayos lang sa iyo? Oo. Ano kung tibuli. May nagchichinso dyan oh. Meron po. Mm-hmm. Kanina po kuya umaga. Anong kulay kuya yung pinadalang yero? Green ma'am. Sabi kong anong maroon? Ay yung ano? Oo, yung maroon po baga. Pero okay na yan. At least ay ano may kulay. Paano tong kusina na ito kuya? Yung ano niya, yung ganyan niya oh. Baguhin din yung mga ano niya po ano. Bago pa yan oh. Pawid. Ano? Ito pala. Dito nyo nilagay yung mga ano. Yung yero po. Yero. Okay. Para hindi maulanan. Ayan. Ano, Buboy? Kumusta ang pagtatrabaho mo dyan? Okay naman po. Okay na. Hindi ka napapagod. Ano, kukuha tayo kasama nyo? Kasama po sa... sa pagtatrabaho? Kasama mong labor? Hindi. Huwag na po. Ah? Kaya naman po. Kaya mo? Mm-hmm. Sure ka? Oo. Grabe si Buboy. Makatipid din kayo. Ha? Para makatipid din po kayo. Para makatipid. Iniisip ni Buboy yung ano, yung pagtitipid do. Grabeng responsable. Nakausap niyo na po yung magtitistis? Eh siya po, si Paring Joseph po ang mag-an. Mayroon nata po na 2 nyug na. Ano 'yun? Maano po 'yun? Okay na 'yun yung nyug na 'yon. Okay naman po, hindi naman po kukuha yan ng kundi, okay. Oo, sige, okay. Sige, oo. Nag-usap silang 2 ni Mario. Bakit tinititigan mo ako, Buboy? Wala po. Nag-worry ka sa gusto ko mong sabihin? Hindi naman po, eh. Nag-iisip lang kung anong ano. Oo. Yung ninang namin, sabi niya, ano kaya kung ampunin ko na si Buboy? Nay. Ay, hindi. Nasa US po yun, tapos yung asawa niya, US Navy. Gusto ko niyang papasukin sa US Navy. Ay, ganda po sana. Yung pag-opportunity, eh, kaya lang, parang ayaw naman din ni mama. Eh. Hindi, pag-iisip. Papalayo na naman. Ah? Papalayo na naman siya sa akin. Tagal nga pa nang din nakita to. Pa. Sa US yun, Nay? Oo, malayo. Pero sa, yung okay sa kanya na lang ang umpoy. Siya yung magdi-decision si, ano, Buboy. Hey. Iyak si mama sayang mo. Sayang po ba si opportunity rin. Ha? Sayang po yung, ano, pagkakataon. Oo. Pero, pag-iisipan nyo muna. Pag-iisipan ko rin po ng maayos. Para hindi mabigla din ako. Oo. Tsaka si mama mo ano? Kakawa din. Ayun, giiyak na. Kakawa din mama po. Baka mamaya eh. Malik na naman sila eh. Oo. Pero ang laking opportunity yun kasi sa US na yun ay hindi dito sa Pinas. Opo. Maganda nga po. Oo. Kaya nga po ano.
Nay, ba't nag-iiyak ka na? Sinabi ko lang naman, pinaabot ko lang naman po yung magandang opportunity na sinabi nung ninang namin po. Pero ang decision po ay nasa sa inyo pa din at kay Buboy. Huwag ka nang umiyak, Nay. Hindi naman yung basta-bastang kunin namin agad si Buboy. Huwag ka na pong umiyak. Parang may trauma na si mama mo na magkalayo kayo. Ano? Siguro po dun sa katagalan na rin na hindi kami nagpangita na mag-ina, na matagal din ako nalayo sa kanya, kaya po siguro naiyak siya. Huwag kang mag-alala, Nay. Ang decision ay nasa sa'yo pa din kasi ikaw yung nanay. Ano? Alam ko naman po na nire-respeto kayo ni Buboy, hindi kayo basta-basta ang iwan. No? Nasa kanila. Pero pa sa akin, maganda na rin po. Oo. Kasi habang bata pa siya, para gumanda rin po yung buhay. Kahit masakit po sa akin na malayo siya ulit, tanggapin ko na lang po. Kung yan ang gusto niya. Ano, Buboy? Tatanungin ko rin po si Mama. Kakausapin ko po siya mabuti. Oo. Baka nasasabi niyang puyang kasi baka nahihiya din. Ano? Kakausapin ko po rin po. Okay. Grabing ano yun yung mama mo, iyak agad pagkasabi kong aampunin ka ng ninang namin na nasa US. Ito naman ay hindi kapilitan, yung parang umaano lang kami, nag-share lang kami kung anong pwedeng magandang mangyari sa iyo, no? Kasi po ayan eh. Hindi ko nga po siya pinaampun, nilayo naman siya sa akin ng ama ko, ay kaya siguro po parang na ano lang. Oo. Parang sapilitan talaga yung pagpaampun sa kanya, Nay, ano? Hindi naman yung talagang ginusto mo na lumayo sa iyo yung anak mo. Pero huwag kang mag-alala, Nay. Kung ayaw nyo naman po at si Buboy, alam kong sumusunod naman sa inyo at kayong nanay niya, ay nire-respeto pa din namin. Ito lang naman ay parang share lang naman kung ano yung magandang ano buhay ni Buboy. Kasi yun nga, balak niyang magsundalo dito. Magsusundalo na lang siya sa ano, mataas na ano, 'di ba? Mas mataas yung sahod doon. US Navy. Oo, mas maganda. Oo. Yung ninong namin doon nakabase hanggang ngayon, nakaano siya. Magre-retire na, kaya sabi niya, sabi nung ninang namin, kung pwede, pwede lang na ano. Sabi ko, kausapin ko, at magandang idea po 'yan. Malay mo, si mama mo, madala mo dun, di ba? Mga kapatid mo, yung bunso nyo, madala mo. Hindi man kayo magkita ng totoo mong tatay. Siyempre, yung tatay mo nasa Indian, ha. Ang anak pala, patakaran sa Indian ay, ayan, excuse me. Ang patakaran sa Indian ay, pag hindi pala kayo kasal, hindi niya madadala yung anak niya dun. Kasi hindi naman po kayo kasal ni tatay, ni papa, ni Buboy, ano? Kasi parang may sinusunod silang batas doon na kapag may pamilya na yung tatay mo, hindi kanya madadala. Siguro suporta pwede. Yun yung mga sinasabi ng mga Pinay na naging asawa nila ay Indian. Mm-mm. Kaya ito, opportunity din. Yung ninang namin pauwi na ngayong November. Eh gusto niya dito magganap ng birthday niya, at ganoon naman nung last year umuwi yun, para makasama niya yung mga, syempre mga kamag-anakan niya dito. Oo. Sigurado mamimit mo yun, Buboy, kasi lahat ng tinutulungan niya din pinupuntahan niya pag uwi niya. Para pagpasalamat din ng personal sa kanya, pagbigay niya po ng bike. Oo. At sabi niya magdagdag din daw siya next week ng pang ano, mga materials, ano? Salamat. Oo. Wala po akong masabi at wala rin naman po akong ibang yung sasabihin, kundi magpasalamat. Oo. Kasi yun, Buboy, si Ninang Adel, ayan, shoutout kay Ninang Adel Reyes, ayan, shoutout kayo ni Ninong, na sobrang ano, bait nyo po. Yun, inoper nga niya, at mag-isa lang yung anak niyang lalaki, pero babae din yung anak, mag-isa. Tumihiling daw ng kapatid na lalaki yung ano, anak niya. Inisipan niya, what if alma kung ano, ampunin ko na lang si Buboy at ipasok ni Ninong mo sa US Navy.
sa akin po, ang ganda po sana yung ano, pagkakataon na yan. Dahil minsan lang yan sa buhay dumarating yung ganyan na may gustong tumulong. Eh, kaya lang eh, kung ayaw din naman po ni Mama, kakawa din naman nag-iisa siya dito. Pag-iisipan po. Oo. Yun naman siguro ay aampunin ka para matulungan ka siguro sa magandang ano, magandang opportunity ng trabaho. Oo. Hindi naman yung ibig sabihin na angkinin ka na na huwag ka nang kumontak sa family mo, sa nanay mo, syempre. Hindi. Mabait si Ninang Adel, alam ko yun. Mabait siya na tao, hindi siya ganun ka ano. Kaya yun nga, siguro offer lang yun na syempre ituring mo din silang magulang. Hindi madaling hindi tanggapin na magulang yung mga yun, sobrang bait. Oo, sobrang bait. Kasi hindi naman namin kinuhang bilang pangalawang magulang kung ano, di ba? Ninang namin yun sa kasal ni ano, kuya mo. Kaya sabi ko ay sobrang bait talaga ni Ninang. Niloloko ko nga yung asawa ko din, ipampun ko na sa iyo. Tawa ni Buboy. Ano Buboy, pag-isipan niya ni mama mo kung papayag siya o hindi. Pero nakakawa naman si mama mo. Baka maano ito tulala, hindi na makausap pag wala ka na dito. Okay lang yan, Nay. Inano ko lang naman kung ano yung ano ni Buboy. Huwag sasama yung loob mo, Nay, ha? Hindi ko naman i-force, hindi ko naman hihilain si Buboy para... Sinasabi ko lang yung ano yung inoffer nung ninang namin para kay Buboy. Ayan. Pero sa ginagawa niya naman ng pagtulong sa inyo, malaking bagay na din yun, di ba? Opo. Malaking bagay na din. Mm-hmm. Kasi wala namang ano na ganun talagang. Siguro naghanap din ng kasamang kasama nung anak niyang nag-iisang lalaki, no? Kaya inoffer niya yun. Tapos sobrang bilib niya sa'yo. Sobrang ano niya. Bilib niya sa pagmamahal mo sa nanay mo. Siyempre po, hanggang nandyan yung magulang, yung mahali. Yun lang naman po may bibigay yan. Wala naman. Dito ka, Nay. Oh, naarawan ka na dyan. Dito ko. Dito ka. Anong minerienda nila ngayon, Nanay? Maruya po. Maruya? Meron pang pong maruya. Oo. Kung gusto niyo po. Ay, hindi na. Kakakain lang namin panangalian. Late na. Late na nga, oo. Hindi na kami nag-uumagaan para tipid sa bigas. Late na sa panangalian. Yun, panggabihan na din namin para minsan. Parang dito rin. Ha? Ah? Magkain ng bigas pag tanghali. Oo. Kapilag sa umaga. Minsanan lang ano para matipid sa bigas, hindi masyadong ano. Yung kakainin namin, share na lang namin sa ibang hindi nagugutom ay mga nagugutom ako sana para ano. Hindi late lang talaga kami at nung oras na kami din nagaano yung pag-edit namin, grabeng hirap din ang sitwasyon namin pero ganun talaga. Ang buhay makatulong lang kagaya nito. Tutok ako ngayon dito sa inyo at itong pabahay nga. At ikaw na lang po bahala na dito kung ano yung ano. Ano? Ikaw ang manijera. Manijera, tagaluto. Ha? Tagaluto po yan. Ano mga niluluto niya? Kanina po, nagluto nung bigid. Ano yun? Ginawa niyang mungol po, yung ma'am, isda. Ginawa ko po ng lintigis. Ay, lintigis pala, hindi pala bigid. Ah. Lintigis ko. Yun yung ano, pananghalian nyo. Okay. Ano, Buboy? Dito ko. May ipapabuhat ako sa iyo ulit. Hindi po. Ayan, o si Buboy. Paapa ka pati. Oo. Wala kang tsinelas? Putol na. Putol na? Oo. Eh, grabe, nalimutan ko tuloy yung tsinelas na sinabi ko sa iyo. Wala pa lang tsinelas si Buboy. Ayos lang po. Ha? Ayos lang. Mayroon pa naman po dyan tsinelas. Gusto mo bota? Hindi yan napuputol. Hirap lang suotin. Oo, hirap. Mainit, ano. Di ka na, sure ka, hindi ka nahirapan sa pagtulong-tulong dun sa karpintero. Hindi po, sanay naman po. Diyan nga po sa kalsada. Ay, oo pala, ano. Naggawa pala kayo sa kalsada. Okay, sige. Buhatin mo yung ano. Kung anong makikita mo sa motor, buhatin mo.
Nakita ko na. Malayo pa. Kung gusto mo, yung motor naman ang buhatin mo. Yun, oh, may puti. Tulog mo. Tulog na naman yung mga kasama ko dito sa ano yun, tambayan nila pag inaantay ako. Ayan, pangkonsumo nyo. Isang sakong bigas. Kaya mo yan? Grabe, lakas ni Buboy. Kahit lima pa niya. Kahit lima pa daw, Buboy, ano? Grabe. Magaan ako. Ha? Magaan. Sanay-sanay ka, ano, sa mga bibigat na ano? Okay. Gawain ko rin po kasi sa, ano, sa bacon. Sa, ano, Dubai. Ano, Buboy, pag-iisipan mo yun, ha? Kasi magiging, lalong maging maganda yung buhay mo pag ano pag isipin tsaka kausapin mo si mamo. Oo, kasi mahirap yung ganyan na naglalayo na kayo ng ilang taon. 23 years? Opo, 23 years po. Grabe. Ilang taon ka nung nalaman mong ito na po? Bago lang? 23 years na po. Grabe. Nay, may isang sakong panglugaw ka. Paninda na yan, ma'am. Panlugaw po, ano? Dito tayo. Oo. Grabe, ang init. Ilang araw niyo po yan? I-consume muna, Nay. Ay, matagal-tagal na po yan. Matagal na? Mm-hmm. Oo. I-consume nyo habang walang trabaho si ano po ano ni Buboy. Lalo na nakatutok siya dyan sa Nakatutok sa ano. Salamat po. Bigas. Ah? Salamat po sa bigas. Okay lang yun. Blessing yun sa inyo. Salamat po. Oo. Mas marami pang blessing pag sasama ka sa ninang namin sa US. Opo. Sigurado yan. Baka mas maganda. Baka baka iiyak si Nano yung kahit hindi ang mata mo. Datampo si Mama. Ha? Datampo yata. Nagdatampo ano? Nagdatampo ka daw, Nanay? Kung yun lang siguro ang kapalaran. Kung kapalaran namin dalawa. Ang magkita, ang magkalayo, ang lana. Siyempre, sa tagal na panahon din na hinanap ko. Tapos bigla rin mawawala. Wala na. Parang mawalan na rin ang pagkaka. Mawalan nang? Iyak si mama mo. Pwede naman pag-usapan yan. Kung okay lang sa'yo o ano. Oo. Kung ano naman decision ni mama mo, di ba? Okay. Ano ba kung ano yung decision ni mama mo, yun yung susundin mo? Oo. Kung pumayag siya, hindi, sige po. Eh kung talagang ayaw naman po niya, eh kakawa rin po eh. Na iwanan. Iiyak si nanay. Huwag ka nang umiyak, Nay. Pati ako na iiyak sa iyo ay. Ako na lang sasama sa ninang namin. Hindi ko naman na yung ano pipilitin. Yun naman ay okay lang. At yan, tinutulungan ko naman kayo. Si Buboy naman ay mag-aaral. Madami ding opportunity dito, ano? Oh, huwag ka nang umiyak, Nay, at ano? Malayo yan. Ah? Malayo. Tinatawanan ka ni Buboy lang na yun at umiiyak ka daw. Pero sa pagkakaalam mo, Nay, pag ano, ikaw din naman ang masusunod, sinusunod ni Buboy, ano? Kung ano yung decision mo, ano? Lagi naman po. Lagi naman yan nasin. Kung anong sinasakit, galitan ko yan. Mama pa rin.
Nay, may gusto daw sabihin si ano, Buboy sa inyo. Anong gusto mong sabihin, Buboy, kay mama mo? Mama. Paano yan? Baka maiiwan na kita ulit. Hindi, isa ka na lang ulit dito. Okay lang. Sa akin, hindi ako papayag na tagal natin hindi nagkita eh. Iiwanan mo ulit ako. Sayang din mo kasi yung ano, pagkakataon na ano, may tumutulong na. Na magandang loob. Hindi papayag si mama mo, Buboy. Nay, ano yung decision nyo sa pagpaalam sa inyo ni Buboy? Sa akin po, malaki ka na, Buboy. Alam mo na yung tama at mali. Kung saan ka masaya, doon ka, suportahan lang kita. Sa akin po ay, hindi. Para po sa akin, hindi ko na lang po siya iiwan. Kasi nag-iisa lang din naman po siya dito kasama yung bunso namin kapatid. Kakaawa naman. Yan yung naging decision mo. Pero pwede mo pa naman sa... Matagal pa naman yun, Buboy, ano? Pwede mo pa naman pag-isipan kung ano yung nararapat. At alam ko naman si nanay mo, si mama mo ay... Lahat ng plano ng mga anak ay naandun lang siya sumusuporta, hindi yung parang kumukontra, ganun. Walang ganun na nanay. Sumusuporta yan basta ikabubuti ng anak. Di ba, Nay? Opo. Totoo yan, Nay, yung sinabi ko? Totoo po yun, Mom. Oo. Kasi ako, nanay na din ako, tatlo na din anak ko, Buboy. Kaya alam ko yung ano, maliliit pa sila, pero alam ko na yung dapat gawin sa anak. Para mapabuti sila yung ganun. Hanggang magsakripisyo po ang magulang para sa anak. Hanggang. Kung saan po yung ikaliligaya niya, kasasayan niya, at kung saan siya giginhawa. Suporta po tayo. Oo. Ayan, narinig mo yung ano ni mama mo, Buboy. Lahat ng decision mo, malaki ka naman na hindi na kailangang ano, dikta ng magulang. Sila ay gagabay na lang kung ito ay tama o mali. Kung mali, dyan sila umaano, kumukontra, no? Oo. Pero naawa ka sa ano, kalagay ni mama mo? Opo, naawa po. Lalo-lalo na nag-iisa na lang siya dito. Kasama yung kapatid kong bunso. Oo. Eh, siguro po, baka sundin ko na lang po. Oo. Naranasan mo na ba, Buboy, yung si mama mo ay nagkasakit tas inalagaan siya? Opo, isang beses. Hindi po yan nakatrabaho. Bakit? Anong sakit niya nun? Lagnat mo. Nilagnat? Mm. Oo. Tapos hindi ka na din nagpasok sa trabaho mo, sa extra mo? Oo. Kahit gusto kong pumasok at nanginayang po sa araw, hindi na ako nagtuloy kasi sabi ko wala naman ay yung mga kapatid kong nandito, hindi naman din. Wala rin, parang ayos lang sa kanila na kikita nila niya, hindi mo lang alukin na mamain mo ng gamot. Wala. Grabe, ano? Ganyan po yung... Tinarangkaso po ako isang beses. Mm-hmm. Hindi po yan nakapagtinda ng manok. Pagbantay ng pusante. Anong binibenta niya dati? Manok po. Manok po, ma'am. Saan? Pritong manok. Saan ka nagbabantay? Sa ano po, sa... Tagatinda po ako sa ano, Pampanga. Dati? Pinababalik pa nga po ako dun. Binigyan nga po ako ng number ng amo ko na lalaki. Di na po ako nakabalik din kasi wala naman pong nung pagdating ko dito, wala naman din agad-agad na trabaho. Di naman po ako makaipon ng ano. At kung may trabaho man ako, bibili ang hati-hati dito pagbili. Tsaka si nanay, hindi pala nakakatrabaho ng mabigat kasi na-operan na, no? Sabi, nakikwento na rin ko yun sa akin, ma'am. Yung operada siya na ano kasi yun nga raw sa kapatid ko. Nabunso? Oo. Yung huli. Okay. Yun. Kahit ano naman, Buboy, hindi ka na makipagtrabaho, hindi na yun kailangan kasi may nag-offer sa atin na magtulong sa inyo para sa negosyo at sana yun matutuloy. Ano?
At yun nga kung ano yung pwede yung pagtulungan na negosyo ni mama mo habang ikaw nag-aaral. Kung wala kang pasok, edi pwede mong tulungan si nanay, di ba? Pwede po. Wala naman po akong ibang gagawin niya. Yung sinabi mo nai na online business yung sa anong tawag doon? Sa Vita Plus. Oo, mahirap daw po yun. Ang dami nagsasabi. Baka magkaroon ka ng sarili mong negosyo, mas patok pa, mas maganda pang kinalabasan kasi yung ganun. Kasi madami na daw nakasubok nun. Kailangan magbigay ka din ng oras doon para makapag-alok sa ibang tao, mga ano. Oo, kaya kung may magbigay sa inyo ng ano, ng pang negosyo, yun na lang ang tutukan yung mag-ina para mapalago ito, hindi yung ano, nay ano. Kasi mas maganda pa din yung sariling negosyo kaysa yung... magkukuha ka pa ng... Oo, nakikibos ka lang. Totoo yun. Ayaw din nga po niya. Ayaw niya? Ayaw nga din po. Ano sinabi? Sabi niya, mapapagod ka lang man ang kalalakad mo. Totoo yan. Tapos pag wala pang may gusto at mahal yung product. Mahal kasi ang product nun, Nay, ng mga ganon. Ewan. Opo, 900 po isang kahon. Conforme po sa kukunin mo. Juice, may juice yun. O may vitamins po. Oo. May coffee. Oo. Kaya kung ano, tutukan mo na lang kung ano yung maging ano. Basta matapos tong project, tingnan natin kung ano yung pwedeng yung maging trabaho. Yung sinasabi mo, Buboy, na nagtrabaho ka sa manukan, sa prituhan, pwede natin pag-usapan yan. Pwede ko kayong laanan ng ano sa puhunan para may sarili na kayong pang fried chicken. Pwede po. Kasi yung duwa po namin dun, angkat-angkat din. Yung amo namin, nag-aangkat ng manok na ano na po siya, tantad na. Tapos pipirituin na lang. Pipirituin na lang. Timplada na po. Oo. Okay. Sige, madali lang naman yun. Yung mga prito-prito na yan, madali lang naman. At ano, lagyan ng bagoong. Bagoong ba nilalagay dun? Hindi po. Ayun okay. Po ay ano, may timpla na po yun. Marinated na. Tinitimplan niya tayo ng balaw? Hindi po. Pinapatawa ko lang kaya't masyado kayong seryoso. Hindi po. Wala po. Wala. Oo, sure kayo. Masarap po 'yun kahit walang ano, yung sawsawan. Mm-hmm. Sarap po 'yun. Kasi ano po 'yun eh. Yung napasukan namin, yung napasukan kong 'yun ay sikat yung ano nila eh. Manok. Jollibee. Jollibee, lasang Jollibee. Lasang. Pero Jatabi. Baka yung sa timpla lang po. Mm-hmm. Timpla nila, masarap yung timpla. Masarap yung timpla nila, ano. Sige, bigyan ko kayong pang-ulam. Para ano, Nay, ibili niyo ng ulam. Sa ano naman ay pupunta ako dito kaya. Kasya na po ang 20 pesos. Nagtatawa si Buboy kay Nanay. Sabi ko kung kasya ng 20 pesos. Oh. Bigay mo kay mama mo. Asa na kaya yung anak ko? Yan. Grabe naman si Buboy. Ayaw magawak ng pera talaga na yan. No? Kahit piso ba wala ka sa bulsa? Wala po. Wala po. Di nga. Wala po. Wala nga po. Yung wala po. Nasa akin po lahat. Yung po ay nakuha ko na. Magkano ang nasawad mo? Natira 640. Ang baba. Ano? Ang baba na ng ano mo? Siguro na ano mo na? Nabali mo na? Hindi po. Sadyang ano pati yung sa kanila. Hindi rin na nakuha lahat. Oo. Kulang. Kulang yung budget. Ano, magwelga tayo? Eh, sa akin po ay pabayaan na lang. Pabayaan, pinaghirapan nyo yun, di ba? Opo, eh, sa akin po eh, hindi na po ako maghahapon kasi unang-una, malayo naman yung mga naging foreman ko, malayo din yung project nila ngayon. Saka, kahit naman tawagan ko, wala rin naman nangyayari, uulang ng uulang. Kaya, pabayaan na lang. Hindi naman yan. Kikitain pa rin. Hindi naman na po yung makuha yung pondo. Eh ganun, wala na dito yung foreman? Wala na po. Nasa basod na po ang foreman. Grabe nun, parang niloko lang ang mga tauhan. Ano? Lahat naman po. Lahat naman po. Anong gusto mong sabihin? May video tayo. Eh, masasabi ko lang ay kung may awa sila sa nagtatrabaho, na kumbaga kung talagang nais din nilang sa tumulong sa tao kaya sila nagpatrabaho,
kahit yung kunting natitirang sahod, ano nila? Ibigay sa mga tauhan kasi yun ay pinag-anuhan din po, pinagpaguran din po yun. Oo. Yan yung forman nila, ano, nila Buboy. Magpakita sana dito para ibigay yung ano mga natitira. Kawawa din naman. Hmm. Mga ano yan ay talagang nangangailangan din sa buhay. Hindi lang naman po yung isang forman kasi marami yung forman dyan. Madami pala. Tatlo po ang forman. Oh, sa tatlong forman na yan, magpakita kayo kay Buboy. Hindi po yung isang forman po, nandito yung dalawa po ang... Okay, sige. Sige, Nay. Dito muna at naistorbo ko na si Buboy na tumutulong doon. Thank you, Buboy. Salamat po sa dala nyo na bigas. At makakatulong po dyan sa pag nagtatrabaho dyan, pag saing-saing. Bukas siguro madala ako ng mga pang-ulam-ulam, Nay, ano? Okay. Para may pang-ulam yung malakas yung mga ano natin, tagagawa. Ano? Ikaw na lang po ang bahalang ano, mag... Luto-luto, Nay, ano? Ikaw ang manijera. Manijera. Kusenera lang naman. Ayan, wag ka na malungkot, Nanay, ha? Si Buboy naman ay okay lang. Ako na lang aapon sa kanya. Diyan lang naman sa bayan. Hindi pa sa bayan. Hindi na kahit taga-linis ng kutse. Hindi naman, hindi ko naman papagawa sa'yo yun. At ano... Mag-aaral ka. Hindi ka namin pwedeng obligayin sa mga ganung bagay. Gusto namin makapagtapos na si Buboy. Yan mabigyan ng magandang trabaho o negosyo sa inyo. Kaya nga po in-enroll ko na sa SALS. SALS, oo. Oh, maganda po yan. Ah, sige, Nanay. Apo, sige po. Salamat po. Maraming okay. Salamat po sa mga nagbibigay ng tulong at sa inyo po. Sa inyo pong tatlo na vlogger. Sige, you're welcome. Ito naman ay laging galing sa mga sponsor natin. Oh, at wala pa naman sahod. Sasahurin pa din this month at ilalagay natin sa bahay nyo. Ano man yung maitulong ko sa inyo din sa pangangailangan sa magiging ano kagamitan nyo sa bahay, di ba? Salamat. Oo. Kasi nakita ko yung mga gamit nyo, grabe na pala. Yung pong, parang ipakita natin yung higaan nila. Yung higaan ni Buboy. Papakita ko, Buboy, ha? Ay, grabe, nandito yung bike. Ay, grabe yung bike, oh. Nandito sa loob. Ayan. Ayan, karton yung higaan ni Buboy, ni Nanay. So, ito din yung banig nila, oh. Yan lahat na ay magiging bago na. Okay? Ito po yung cellphone kong sira. Nasira? Ito po yung item na po kasi ito. LCD na ito ano? Ilaw yan na lang nyo, baka magkaroon kayo ng bagong cellphone. Ano? Sa gabi po, ginagawa namin ilaw. Ilaw? Ito po ang ilaw namin na kag. Oo. Yan nyo, baka magkaroon kayo mga unang dinsin nila, oh. Magaganda. Hindi po, nilagay po talaga yan. Kasi may butas sa ito. Oo. Ito po yung malamig. Yung banig ko. Yan po. Yan ang banig ni Nanay. Ang lamig niyan, Nay. Yan, ayan nyo, ako nang bahala sa ano nyo, sa higaan nyo, no? Maghihiga na kayo ng ano pong tag-isaan nyo, Nanay, ano? Oo, magkaroon na kayo ng tag-isaan yung kwarto, tag-isang pom, tag-isang kumot. Sino lang may kumot sa inyong dalawa? Ako po. Ikaw lang, ano, si Nanay Wal? Ito po ay ginagamit yung isang kumot dito, ginagamit ng kapatid ko po. Yeah, pag natutulog. So, si Inanay walang kumot. Ayan naman ay magkakaroon ka ng makapal na kumot. Magpajama lang po ako, jacket. Okay, hindi na po lamig yan. Grabe, Buboy, si mama mo. Ano? Iyaan nyo, lahat yan magiging bago. Pinapangako ko yan. Ako na lang ang ano, ako na lang bahala doon. Ano na nai, ano? Yeah, at sa pangkusina, mga pinggan, ano, pagtatapon na natin lahat to, hindi na natin pwedeng isuli sa mga pinaghiraman nyo. Grabe na magandang itsura, oh. Huwag naman po. Ha? Baka pumayo. Ha? Pinaghiraman po. Baka magalit yung pinaghiraman. Ay, oo nga pala, ano? Hindi, balita na lang natin ng bago para ano, hindi sila magalit, ano? Kasi yung isuli nyo yan, mga ano na, lumang-luma naman na ay, ano? Kaya ano, sige, basta, God is good, ma-provide natin lahat yan. Ayan,
Sige, Nay, Buboy, punta mo na ako. Salamat po. Okay. Si Ranzo na tumba. Ito yung sinasabi ko mga mahal kong viewers. Grabing ano dito. Delikado. Ano? May nasira? Natapon yung gasolina oh. Ha? May gasolina. Grabe. Hindi gagamitin ng preno pag nandiyan ka. Oo, talagang madulas. Talagang brake lang kasi madulas yan. Ano, nagasgasan ka, Rans? Tigtansi ka? Magdano, nakababa mo na. Mas lalo kasing dudulas kapag gagamitin ng preno. Hindi, pinabayaan niya ito. Buti hindi napunta dun oh. Ang lalim dyan oh. Mahirap yan dyan yan oh. Mas mahirap i-unin. Gasgas oh. Okay, ano kayo? Natumba nga po. Grabe ang ano nito. Wala naman na bingawan. Ano to? Dati na ito? Ito yung mahirap kasi dito sa daanan ito. Yung hindi nila, yung mga nagagawa, hindi mo lang nila trabahuhin mo lang sana. Oo, naalisin yung mga pinagtrabahuhan nila na mga graba na maliliit. Nakakadisgrasya ng ano. Yan kasi yung makakadisgrasya talaga ng tao dito. Bagal mo ng takbo at gawa ng ano yung paglalim ka sa aso. O dito magbabagal ka dito pero yun nga lang kapag gumamit ka ng brake dito, matik yan, madulas yung gulong mo dyan. Oo, oh, grabe masalang oh. Masalang dudulas. Yung semento oh. Buti yung semento lang nagasgasan, Rans, hindi ikaw. Tumalon ay nakita ko. Kumain tood mo, buti yun na ano. Ito lang ako na likod. Ha? Kamaya na ito. Tagas yung gasolina. Ay oo, gasgas pa na. Grabe, sakripisyo talaga. Maglakad na lang tayo, ano kaya? Ha? Maglakad na lang tayo tuwing vlog dito. Ano kaya? Kasi mahirap dito eh. Mm. Kaya baga pag ano ako dito, dun pa lang mabagal na ako. Tapos hindi ko na ginagamitan ng preno dito kasi lalong dudulas. May dugo yung kamay ni Ransom. Tinood ako nagano yung langis. Saan tumagos yung langis? Ang lalim pa naman dito. Pag dito nahulog. Tinamaan niyo makina, hindi naman. Ha? Ay puta, natatagas o. Dito, dito. Pare, patagas yun. Pero wala naman. O ba't nagtagas yan? Oh, may gasolina baga?